Hello. Char. At magandang hapon sa inyong lahat. Dito kami ngayon sa Mineski International. Saan ba tayo kuya? Di nagbabalik tayo dito sa studio natin. Oo, gusto natin yung studio natin. At ang i-added namin sa inyo is yung The Summit 8 Southeast Asia Qualifier. Yep. Opener to, no? Opening match to. Mm-hmm. Opener between Execration and Happy Feet. Kuya Di. At Aki Maruhu nga pala. Aki Maruhu. At ano bang best of three to, and the next series will be Fnatic versus Entity Gaming. Okay, Fnatic versus Entity. So overall meron yata tayong tatlong series. Mm-hmm. Tatlong series ba? For the summit for today. Yung winner ng dalawang to. Yung winner ng dalawa. So same format lang siya ng mga summit qualifiers sa iba't ibang region. So yung susunod na laban is Entity laban sa Fnatic, naku, magandang laban din. So, ano to, debut ni Abed. Saan? Fnatic. Siya yung, tsaka si, ano, sino ba yung bago? Coach, si 343. Siya yung bagong coach ng Fnatic. Okay. Ayan. So, balik loob lang naman sa Fnatic si 343. Mm-hmm. And Abed, from North America, going back to the Southeast Asia region, mm-hmm, para sumama sa kanyang dating teammate na si Jardel. Jardel. Eh, feeling ko mas magiging maganda yung Fnatic ngayon. Pero dito muna tayo sa ating featured match, which is Execration versus Happy Feet, dalawa sa mga pinaka-prominent na Pinoy teams. Na I think, ako, feeling ko kailangan na mag-step up ng mga Pinoy teams such as Execration and TNC, dahil medyo napag-iiwanan na sila nung kanilang long-time rival na si Minetsky. Minetsky. Eh, kailangan na nila mag-step up. Medyo marami na yung mga minors and majors, papasok na mga tuloy-tuloy yan. So, again, next week, meron ng sobrang daming tournament. May Perfect World Masters na next week. 10 teams naman yung maglalaban dun. So, first two pick para sa magkabilang teams natin. Execution going for Witch Doctor and Earthshaker. Ayun. Tapos sa kabila is Wyvern and ano to? Beastmaster. Bloodseeker. Beastmaster ba yan? Ako nga. Medyo malabo kasi yung mata ko. Beastmaster. And the third pick for Execution will be Vengeful Spirit. Nakita mo kung gaano kabilis mag-pick yung HF dito. Given yung lineup ng Happy Feet dito na Beastmaster and Tiny, maganda yung synergy ng dalawang hero na yan. Of course, Beastmaster will be able to give Tiny yung aura ng attack speed na meron siya, yung Inner Beast, which will allow Tiny to hit more fast. Eh, yun naman talaga yung susi. If you are playing with a Tiny as your core, gusto mo ng mga hero na magsisynergize well sa kanya, mabibigyan siya ng attack speed such as the Io or yung mga ibang heroes pa na nagbibigay ng attack speed sa kanya rito. Yep. And yan yung first 3 picks dito ng HF. So, alam mo na kagad kung ano ang plano ng HF dito. They want to take down buildings and immediately Execration picking a Underlord para anti-push. Mm. Of course, yung Atrophy Aura, napakalaking bagay niyan. Against the Tiny na alam naman natin, marireduce yung damage niya. And kahapon, Kuya D, sa Zotac, yung first game and third game na Execration, ganyan yung ginawa nila na carry Vengeful. Core Vengeful, and sobrang successful, diba? Naka 2-1. Si Gabi bago magamit. Si James. Ah, si James. Sobrang successful nung carry. Pero sino kalaban nila kahapon? Sino ba yung kalaban? Ano ata? Neon ba? Neon. Oh, sila. Hindi, yung umaga, yung kinas namin ni Manjin. Mm. Nawala lang sa isip ko. Basta, yun. Pwede pa volume up konti sa akin. Fourth pick for Happy Feet will be Queen of Pain. So, maganda-gandang, kailangan na Execration dito ng right clicker. Oo nga eh. So, Queen of Pain, Tiny, Wyvern, Beastmaster. Medyo maganda yung teamfight composition dito ng HF. Mm-hmm. They have initiation. Of course, meron silang Beastmaster. Tiny and Queen of Pain will be able to burst down any hero na mahuhuli nila off guard. Ang maganda naman dito sa side ng Execration, maganda yung mga pang-counter nila if ever mauna yung HF dito. They have the Paralyzing Cask, of course, Earthshaker, kung makakasecure siya ng early blink dagger niya rito. This will allow Execration to counteract kung ano yung magiging movement ng HF dito. Meron din sila pang initiate. May Vengeful Spirit din sila. So, tignan natin kung ano yung magiging takbo ng laro natin dito. And Beastmaster, Kuya D,
'di ba ni-nerf na siya dun sa bagong patch? Ni-nerf ba siya? Feeling ko nga pinalakas siya. Pinalakas siya kasi yung level 25 niya, yung ano, yung plus hawk, plus one hawk. Meron, marami siyang actually. Pero hindi na nag-invisible yung hawk di, niya. Pero marami kasi siyang bago. Tapos yung magsasummon ng bagong, ng creep. Hindi magsasummon yun eh. Ng random. Meron pa siya yung isa. Yung wild access debuff niya. Mm. Yun yung isa sa mga pinakabayad. Mamaya. Bayad? Oo, oh, bayad yun. Kasi ang dati, damage lang yung wild access. Pero ngayon, meron ng debuff yung wild access na yun. Yes. So, tignan natin dito. Waiting for the last pick for both teams dito. Carry na lang ang kulang. Ay, hindi. Mid lane, feeling kong kulang for execration dito. Yes, mid lane. Para naman sa side ng HF. Feeling ko off. Ay, hindi. Isang support na lang ang kulang isang nila support, rito. Yes. Oh. Pwedeng ay, nako. So, support ang support tiny. Support tiny. Mukhang support tiny to. Nako. Ayun ang sinasabi nating maganda-gandang right clicker. Napanood ko na to kahapon, Kuya D. Ano? Ganyan-ganyan din ang lineup nila nung first game nila, which is Gabi will be using the Medusa. Ayan na. So, James has the Vengeful Spirit once again. And si Gabi, parang sobrang napataba siya. Yung naging game kahapon, protect the Medusa. And she will do the rest. Ganon. Siya yung pinanggagalingan ng main damage. Play around the Medusa damage. Sila rito. Yes. Ayang execration. Okay. Ano sila? All eggs in one basket. They will go for a Medusa yes. as their primary carry. So, mukhang ang plano ng execution dito, judging by their lineup, is just to drag this game to the ultra late game period, which is they have the greater carry na meron na Medusa. Hindi, kahapon hindi sila nag ultra late game, Kuya D. Eh. Kasi parang sobrang naka-farm lang ng maigi yung Medusa, tapos tinatayuan na lang na yung building. Ay, nakatayo na lang yung kalaban nila. Hindi, pero kasi, yung iba, pagbasag. Iba yung ano na to. Eh. Kung kunyari, sa mga tier 1 yung mga laban, alam ng execution yung kahinaan ng lineup nila dito is kailangan makaparm muna ng Medusa nila. Ang ginawa, ang gagawin nila rito, pumili sila ng mga hero na makakapag-relieve ng pressure na kung if ever mag-decide yung HF na mag-push early. They have the Underlord, which is a very good defensive hero. They have the Earthshaker as well na mahirap din mag-push against. At yan nga pala ang aming tropa, si Ultraman. Ayan. Kamusta ba, Ultraman? Ayaw niya magsalita? Hindi na nagsasalita si Ultraman. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Nagja-Japanese pa to? Oo, kaya ganun. Yamete! At, ano pala masasabi mo? Sarap ni Manjin. Uy, ang galing naman. Ay, game na pala muna. And of course, once again, this is Summit 8C Qualifiers Execration versus Happy Feet. So, Kuya D, magkaroon tayo ng short hero rundown. Okay, for Execration, Raging Potato, ang Earthshaker RR will be using the Underlord, James, Vengeful Spirit, Gabi, Medusa, and Kimo. On that witch doctor. Yes, and for the dire side, Happy Feet, Jesse Vash for the Winter Wyvern. Sino to? Si Ben-Hur will be the Queen of Pain. Rappi as the Beastmaster. Jules will be the Tiny. And of course, Yaj as the Necrophos. So, carry ang Necrophos. Carry Necrophos, support Tiny. So, expect aggressive plays coming in from HF. Pero at the moment, both teams doing a very aggressive maneuvers. Although, it is on the opposite side of the jungle. Yes. So, pareha sila. Pareha silang walang makikita rito. Parehas wala. Parehas wala. Nagkasaykuhan lang yung medyo, dalawa. Ano lang nila, itatry lang nilang isecure yung mga bounty runes nila rito. HF, tingin mo sinong lamang, if ever, sa lineup, babe, base lang sa lineup. Feeling ko yung, ano eh, Happy Feet. Mas gusto ko yung lineup ng Happy Feet. Oo. Meron kasing minus 1 yung HF eh. The ability to take down 1 very quick. Tapos meron silang Winter Wyvern na isang magandang Winter Curse lang eh. Can buy so much space and time para sa HF to reposition themselves better pagdating sa mga team fight engagement. Ito ang ating laning phase. Gabi will now use his TP towards the mid lane. So this will be a mid lane. Yes, pero kita mo si Jules dito. Siguro aabangan niya yung courier. Courier. Oh, ayan na. Ay, hindi niya yata nakita. Pero tignan natin finisher dito. Oh my goodness. Arctic Blast. Trying to chip down the health of this Medusa. And already, very low ang Medusa rito. Sabi nga ni Manjin, kapag may Medusa, may magdudusa. Pero dumating na si Jules Sinicius. Papatay! 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 Oh, na shield. Pero
early level on that mana shield. Earthshaker, tramang fisher lang dito. So both teams trying to secure yung farm sa mid laners nila rito. Ako, Benhur, naniniwala ako sa isa sa mga pinakamatigas na mid laner sa Southeast Asia. Very underrated pagdating sa kanyang laruan, pero alam natin na kaya niya malupit, pabalag dito. Malupit, oh, malupit din. So, si Benhur Lawis. For a top lane naman will be a 3 versus 3 situation. Pero ito si Yaj, mga kaibigan, ninahabol siya rito. Although, nandito si Jules and Jesse Vash to support Mr. Yaj Dota. Yes, at kita naman natin sa bottom lane, tamang laning lang between the Beastmaster and the Underlord. Oo, ito Underlord mabibigyan ng enough. Alam mo Kuya Di, yung patch ngayon, sobrang importante ng creepings. Oo, oh, yung deny kasi medyo malakas. Pero ito, going for a very aggressive play. There's the Fissure to follow, mapapatay ba nila ang Wither Wyvern? There's the toss. By Wyvern sometime, pero Necropos is here. The first blood is there, pero this might be a dead on Cartman. Mapapatay siya dito ni Julesy Licious. Pababol, binalibol ba rito si Kimuel Baromeo Rodis, and it will end as a 2-for-1 trade. Going in the way of kill. Happy Feet. Pero first blood is first blood. That's going in the way of XCTN. Pero nakalimutan nila na medyo yung burst potential ng HF, even though this early, is super lakas pa rin. Pero ito, hinahanap nila si Yaj Dota. Yaj Dota nagtatago sa puno. Oy, meron natang na corner. Pero tignan natin dito. Be sure. Oy, pero nahuli siya sa kabilang banda. Tignan natin kung ano, normal siya. Grabe naman yung body block. Yaj Dota, body blocking. Pero wala pa kasi. Paralyzing cast. Naku po, nahuli ka balbon. 2-for-2 kill. Pero, I think, pero ito, hinuhuli. Juice, nako. Yeah, there will be a TP coming from the... Ang ganda ng 2-for-1 exchange yun dito. Grabe yung tiny na mamato ng troso. Tinitrigrab niya. Pero magandang ginagawa ng execration dito, protecting the Vengeful Spirit. Kasi alam naman natin na ego lang Vengeful Spirit sa Necrophos. Oo naman. Hindi, ang ano kasi nila rito, actually, tumatapat yung X para i-contest yung farm ni Yaj Dota. Dahil si Yaj yung carry para dito. So Vengeful Spirit, alam naman natin, hindi naman, alam, expect na hindi naman ganun dapat kadami farm yan. Kasi as a core, mahirapan siya talaga. Pero ito, tignan natin. Gabi, namumula. Oh. Gabilicious Papa Ball, almost falling down. Dito sa mid lane, and Benhur is leading the game in terms of CS, 18-7 at the moment against the 7-1 na Medusa. Bumababay. So, medyo magandang move dito para grabe kay Benhur. Grabe naman yung namamatay, namamato ng troso. Napadelay niya lalo yung farm ng Medusa, pero ito na nga, in-star ng Necrophos dito, binabanatan ng tatlo. Kaso yung heal, Ghost Shroud, Magic Stick, nabuo yung buhay. Talo ba yung ano? Tingnan natin dito, okay, nag-abol. Meron bang, meron toss, pero walang avalanche dito. Pero, kita mo naman, yung farm niya at nagsasuffer. 10-2 lang at the moment yung Necrophos against a 13-7 na Vengeful Spirit. At saka yung binabatan ng execution dito, spammable talaga yung mga yan eh. Oh, medyo pero ko pero dumating na si Winterino Wolverino Avalanche. Kumama dito. Tingnan natin paralyzing cast bouncing on 2. Pero nasa maling ligay yata dito si James. Masyado siya malinang pinasukan. Masyado maasim. Although the creeps is in their favor, so hindi makakapag aggressive play yung HF dito. Yes, pero Kuya Di, yung ginagawa nila sa top is makakapag-delay sobra ng level sila since tatlo sila maghahati-hati sa XP. Actually, anim sila dyan. Anim. Tatlo-tatlo, both teams. Kumbaga, ito yung ano eh, yung action lane. Action-jackson lane to eh. Ay, may dumating! Oy, binali ka na naman, avalanche! Ding, pero ang ganda rito, James Cartman, makakatakbo yata siya rito. Necrophos trying to chase. Mababa pa yung burst potential dito ng HF dahil under-level pa yung tiny nila. Pero hindi. Naghahanap sila ng opening play dito. Ayun na nga. Execration will go back and just go for a shrine dito. Medyo... Kailangan din... So for the bottom lane, there will be the Beastmaster once again and the Underlord. Medyo napag-iwanan yung Pitlord sa ano, sa level. Di, yung Underlord nga, tignan mo. Level 4 and level 5, med siguro nadidenyan siya or... Actually, yung Underlord yung nangunguna sa ano eh. Sa CS dito, tsaka sa network. Although, level nga. Ah, kasi sa minsan level. Out of 8, nakita nila nag-visual doon. Katapos mo na, huli ka balbon, Kimuel Baromeo Rodis will fall. Ba't nawawala?
another kill coming in from the side of Execration. Kita naman natin yung overall network. Palipad-lipad lang. So, evenly match up itong dalawang team natin. Ah, okay. Mas mataas pala yung level nung ano. Underlord. Underlord. Level 7 against a level 6. But sabi mo level 4? Ay, parang nakita ko eh. Ang labo kasi. Bababa na ako dyan. Tatabi na ako sa'yo. Ayan, tingnan natin dito. Level 6. Oh my goodness, namumula. Si Robby. Maganda naman pinapakita ni Robby. Top 3 in terms of network siya rito. Mm-hmm. Execration. Gusto nilang, pinagpaplanuhan nila na masama. Itong si Yaj Dota. Yaj Dota. Kina natin yung Winter Wyvern. Alam mo, Naki, alam ko, alam mo, bigla ako naisip. Malaking tulong yung ano rito eh. Malaking tulong dito yung Winter Wyvern to save yung mga potential target ng Execration. Isang Golden Brace lang kayang-kaya niyang baguhin yung takbo ng laro. So, kailangan na nga pipit ng levels dito in order for them to be very effective sa laro natin na to. Pinagpaplanuhan nila na masama. May courier na dumating dito. Pero tingnan natin. Yaj on level 5 against level 4. Execration na pupul. Para oh, there'll be the stun and Maledic and homing missile dito. Pero papap niya lang homing yung Ghost Shroud dyan eh. Ayan o, Ghost Shroud. Grabe yung Ghost Shroud nung Necrofoss. Binalibol na naman dito. Mukhang namumula na naman si Raging Potato. And Execration will just go back since medyo lugi sila doon sa clash na yun. Ang problema ng Exe, eh, hindi nila kayang i-burst down yung Necrofoss ni Yach Dota. And every time na you'll go for that Necrofoss, pag nabop niya yung Ghost Shroud niya, pag nabop niya yung Ghost Shroud niya, ang mangyayari, mahihil siya dahil ipapop niya yung Magic Stick niya. At kita naman natin sa mid lane, Ben-Hur dito, na-out-level yung kalane niyang Medusa since lamang siya dun sa last hits and denies. Yun na nga eh. Pero, level 5 Medusa against a level 7 Queen of Pain. Level 5 Medusa, medyo super level gap siya. Yes, yun ang nangyari. Gap. Pero alam mo kasi, Medusa isa yun sa mga hero na madali lang at naman. At mukhang nga napa-TP out sila at mukhang may nagkakaroon ng gera sa mid lane. Sa bottom lane yata, nakabakba. Ay hindi, oo nga, mid lane. Oh, nakabakbak dito. Pero ang ganda naman ng Cold Embrace to Mr. Jules Delicious Papable. Isang Cold Embrace lang. Pwedeng-pwede nilang ma-stop. Yun nga eh, yung ability for them to take to dive towers kasi ito other. Yes, at kita natin nagkaroon ng ano ng switching of lane since alam nila na hindi na nila kayang mag-lane sa taas. Oh, pero kita mo already nandito na sa bottom lane yung trifecta ng Happy Beat dito na alam mong Action Jackson lang din sila rito. HF with a Necrofoss score ba kailangan nagpa-farm kayo o gusto nyo laging mataas yung mabilis yung pacing ng laro natin. Grabe oh. Ang sakit. Ang lakas masyado nung ano eh. Pero tignan natin dito, nagkakaroon ng planong masama. Beastmaster level 8. Tiny is now sitting at level 5. Surprisingly, 2 to 1 ang build para dito sa Tiny dito. So, tignan natin kung ano mangyayari. What will be the play para sa magkabilang team dito? Vengeful Spirit now dito sa bottom lane. Alam mo ang problema? Nag-suffer masyado yung Vengeful Spirit. Totoo. Na dapat position 1 nila. Sinubukan nilang i-counterin yung Necrofoss. Ang nangyari, kita mo, bottom of the food chain yung Medusa at saka Vengeful Spirit na mga core. Mas mayaman pa yung support na Tiny. Oo. Kumbaga, it's a disaster laning phase for Execration, mga kaibigan. Dito sa game number 1 natin. Although, hindi naman ganun kalaki yung discrepancy in terms of network dahil 1K lang naman yung lamang ng HF dito. Pero alam mo, nabigyan kasi ng space yung Necrofoss eh. Since bumaba yung, nagro-roam yung Winter Wyvern, hindi sila masyado naghahati sa experience. Since, compare mo sa Execration na hindi na talaga nila iniiwan yung Venge. Yun na nga eh. Kaya, kita natin yung Vengeful Spirit sitting at level 5 pa rin. Level 5, level 4. Although, tignan natin kung masyado pa naman maaga. 10 minutes into the game, this is too early. Para masabi ko sino talaga ang tunay na labang. Yes, HF is leading in terms of kill, in terms of gold, in terms of momentum, I think. Pero once na makuha dito ng Execration yung mga peak level nila and mga key item nila, easily pwedeng mabaliktad yung takbo ng laro natin na to. Earthshaker,
throwing some casual fissure towards that mid lane to disrupt the farming of Benhur. At eto, tingnan natin, nirelegate na nila. Nirelegate na nila si RR para tapatan si Yaj Dota dito. And RR is the leading hero in terms of network and experience dito sa laro natin na to. Already, siya sa Queen of Pain. Oh, already 5K na yung network niya. Already level 11, pero may nakakita yata dito. Oh, nagkasalubong. Hello, there will be the... Hello, Kitty. Hello, Kitty. Pero tingnan natin dito, Tinos, huli ka balbon, tingnan natin mahuli. Uy, grabe, Tinos yung boar. At nako, nandito na si Tropang Ben to the whore to clear up some, to get some kills and taking down Kimwell again dun sa bottom lane na yun. Yes, medyo naiwanan dito si James. Will be tipping out dito sa mid lane para tulungan ng Medusa na mag-push. Sabi nga ng ang lineup ng AJB dito, Aki, sino pa ba ito natin kailangan ng Blink Dagger kung pwede namang iba ito na lang ni Tiny yung kalaban? Ay, yung kampe. Oo, pero ito, Splinter Blast, tumama, Benhur, mga kaibigan. Hindi naman nalalayo yung farm niya, pero HF just pressuring, trying to pressure itong bottom lane. Tignan natin, ninuli na nila mga kaibigan ng Koya Morito. Mapapap niya ba yung Ghost Shard? Echo Slam sa buka. And Yaj will go down. Best. RR getting that kill. Pero in exchange of that, ang tier 1 tower nila ang kapalit. Yun, medyo even ang even trade, at least delaying the items of the Necropos, which is for me already delayed na. Dahil kita mo, mas mayaman pa yung Medusa sa kanya eh. Dahil siguro rin sa action back lane, medyo nagawa rin naman ang execution yung purpose ng early try lane nila. Try to delay yung item ng Necropos dito. At yun na nga yung nangyari. Already, I think 2 or 3 deaths on that Necropos. I think 2 deaths already on the Necropos. And 12 minutes, masyadong maraming kamatayan yun. So, may matagal mag-online tong Necropos na to. Mas mayaman pang hintayin ni Jules sa kanya. Totoo, pero ito na naman. Cold Embrace para kay Jesse Vash dito. Pero inaabangan siya. Winter Wyvern will go down. And James getting that kill. Pero dito naabot na naman. Pero Necropos on the backside. Reaper side connecting on that Earthshaker ni Bilbo Bobims. And Bilbo will fall. So, ask him mo. And that is a 2-for-1 exchange across the map. Nahabutan. Nahuli. Huli ka, Balbon. Uy! Pag nabuo ng Necropos yung Hood of Defiance, medyo mahirapan na sila pumatay yung execution. As we can see, Medusa catching up. Wala silang ganun kalaking magic damage per se. Mm-hmm. Tsaka may shroud eh. Tignan natin dito. Na maganda rin yung ginagawa nila Jules and yung mga pag-rotate nila, ang daming natutulong. Oh, already 7 kills in the board, on the board para dito sa HF squad. Underlord, makikita nila rito Jules, Silicious, RR, tignan natin. Binabantayan nila itong si RR. Anong bubuin ng Underlord dito? Sa ganitong klaseng laro. Grips na siya, buo na yung grips niya. So, alam mo to, lalaban tong ano, itong execution dahil meron silang Underlord na meron ng Guardian Grips. Hindi ka naman bubuo ng Guardian Grips kung hindi kayo kukuha ng objective. Napakalaking bagay or napakalaking item ng Guardian Grips pickup na yan. 13 minutes into the game, napakaraming damage, HP restoration, debuff ang binibigay niyan sa team mo. So, mapapalabang kayo rito. Pero ako po, Raging Potato dito, nahuli, binalibol, there will be the Malitik will not commit. Pero dumating! Oh, mayroon yata ang bumabaril-baril dito. Delikado dito si Kimwell Baromero, this Medusa, trying to go to his aid. Pero tingnan natin, Benhur Lawis, looking, lurking, wants to go for the kill. Pero nakita niya Medusa, so that will be enough for him to get back into the safety. And again, another kill, heading the way of Happy Feet. At eto na mga kaibigan, Necropos ni Yaj. Kita mo, yung position 1 ng both teams natin dito. Vengeful Spirit sitting at level 7, Yaj already at level 10. Napakalaking. Patingin nga ng experience graph natin dyan, Direk AJ. Kita mo, 2,000 plus. Ang, hindi, 1,000. Equal lang halos ah. Ba't ganun? Equal lang halos. Ah, kasi pero, mataas yung level ng Underlord, level 13. Yeah, pero execution taking down the tier 1 tower of Happy Feet. There will be the Reaper side once again connecting onto Raging Atop. Pero there will be the... Raging ano? Atop! Potato. Yun na lang yung ano niya eh. Pangalan niya, tinanggal niya yung to eh. Okay, ito na mga kaibigan, nagkakabol lang dito. Jewel, Silicious, Papa Ball, Queen of Pain, blinking eh. Nagkakabol sila rito. May mahuhuli pa sila rito. Avalanche connecting, binalibol pabalik. Huli kasi kahuli ka, Cartman dito. And Cartman will fall. Jewel, Silicious, Papa Ball will be able to walk away. Winter Skirts connecting as well. Huli kaya mga balbon dito. Nagkakatakbuhan na. Hinahabol si That's My Boy. Delikado dito. Mukhang magkakaubusan ng lahi. Oh my God. Si Medusi, napiling juicy. Queen of Pain, meron pa siyang blink dito. Nagtatago sa puno. Queen of Pain will be able to go down for that blink. At patay.
ang apat. Happy Sauna is doing it. Si Kuroko, Happy Sauna. Kita mo yun, medyo nag-overextend ang execution. Happy Sauna lang ah. Pero ito naman, Happy sauna. Feet. Dito trying to take down Tier 1 Tower ng execution, pero there will be the TP to defend. Nakakita mo ba kung anong nangyari doon? What went wrong? Eh, wala lang. Nag-overextend yung execution, relying heavily on those disengaged skills na meron sila. Actually, yung Underlord, habang tumatakbo sila ron, meron siyang ultimate, pero hindi niya naisip na gamitin. Ginamit niya, pero too late. Too late to apologize indeed. Di dapat doon nagtatakbuhan pa lang, nag-mamba out na sila rito. Instead, ang nangyari, nag-feed nila apat na kill dito sa side ng Happy Feet. And kita mo naman, nag-skyrocket agad yung kills dito. Nang nakaramdam dito. So nakaramdam, pero si Cartman walang nararamdaman dahil malapit na naman siyang mabigyan dito. And James Cartman, this core vengeful spirit not paying dividend dito sa game number 1 natin, already lower than the tiny bottom of the food chain. Mas mayaman pa yung mga tiny. Oo, yung mga atops ng ano rito. Ay, hindi ko alam kung ano nangyayari rito. Pero kita naman natin dito, Medusa catching up dun sa kaninang napag-iwanan. Pero alam mo, kasi kailangan ng Medusa ng item in order for him to defend well. Item based. Kailangan niya ng item. Pero at the moment, nakuha na ng HF dito yung groove nila. So they are now trying to take down objectives after objectives after objectives, delaying yung farm. As you can see, si Benhur na yung pinakamayaman dito. Nako, nandito na naman si Jules Vinicius Papabon. Si huli ka na naman, Kimuel Barromeo Rodis. Ecos Lam, ang ganda ng outer goal nila. Ang ganda naman ng Ecos Lam. Hop, chill. Pumasok siya rito. Reaper Rino Masterino. Reaper mo. Pero wala siyang mana, Kuya D. Pero once again, there will be the stun. Connecting onto Necrophos. Grabe, 2 for nothing trade. At medyo maganda yun para sa underestimating the damage coming from the execution. Ang nangyari ron, hindi nila inexpect na merong dadating na Medusa at saka Earthshaker doon. Yung si RR lang naman balak nila patumbayin eh, pero tignan mo tier 2. Naku, Earthshaker pumasok sa maling ligaw. Nagpapanggap na puno na Roar sa mukha, na Orchid, na Silencio por favor, at Mamba out para dito sa Queen of Pain. And as they will take down etong si Raging Potato, na alam naman natin itong dalawang teams na to medyo makakilala na talaga to eh, medyo naging magkakampi, nagkalaban at some point ng mga karir nila. Tingin mo ba anong item na kailangan ng Medusa dito, Aki, para maging effective sa laban? Anong item kailangan ng Medusa? Eh, ayan, he's going now for a Lincoln Spear. Hindi mo ba na nababansin, usually, yung mga Medusa ngayon, nagbablade, may ganun yung mga trip items ng mga nagme-Medusa ngayon. Pero, etong si Tropang Gabi, standard medyo going for the standard. Medyo nakakahabol siya, Kuya D. Oo, naman, number 3 na siya in terms of network. Pero again, yung position 1, yung carry na dapat nangunguna. Vengeful spirit. Taghirap, gutom, pagod, puyat, walang ligo, walang kain. lahat na. Pero makakabawi yan. Na-spot ata sila. Ito na, ginagamitan na sila ng map hook. Ang ganda naman nung stock na yun na nakuha ni Tropang Gabilicious Papa Bull. 6-14 is the scoreline dito in favor of Happy Feet. Kita naman tayo, overall net worth is in favor of Happy Feet pa rin. Pero hindi naman ganun kalakihan. Oh, 2K lang yung kalamangan dito. Pero Yatch Dota, anong bubuhay ng Necroboss? Four stop. Ah, going. Radiance. Radiance na. Going for Radiance. Pero malayo pa yung Radiance na yun. Ah. Mm-hmm. On the top lane dito, Yatch pushing this Tier 1 tower. Radiance top tower. So, tingnan natin dito. Earthshaker na lalapit sa kanyang blink dagger itong si Raging Potato, mga kaibigan. So, makakakita na tayo ng explosive na potato ito. Sasabog. Sasabog lang Dota 5. 16-14, game number 1 of a potential best of 3 series. Execration up against Happy Feet dito. Queen of Pain Event, lurking. They are trying to bait etong si, ano rito? Si Yatch Dota. Ito, apat sa execution na nandito sa top lane to defend this Tier 1. Hindi ko alam kung i-co-contest pa ba nila to. Kita naman natin ang Winter Wyvern nandito lang sa gubat. Diyos ko, Lord.
saan ka pupunta together with the Beastmaster? Pero mukhang maaabutan nila dito si Gabby, Jesse Vash. Oh, Jesse Vash. Hinakawan pa ng neutrals. Beastmaster, nakalabas na ang kanyang Sioux Army, ang kanyang Necronomicon Army. Mm-hmm. And they will go for this tier 1 tower. 5K agad ang kalamangan nila rito. Tiny, oh God, Avalanche, pinalibag na rito. Pinalibag sa mga atops. Oh my God, this Medusa. Pinali ball, patay rin si Kimura ito. June Silicious doing some work. Gusto niya patay si Cartman. Pinali ball na naman. James Cartman, delegado. William sa mukha. Nagtatatakbo. Riverino. Tatlo patay, dalawa sugatan. Wala pa silang napapatay. Raging Potato. Hinahabol dito. Hoy, Bilbo Bobbeams. Bumalik ka rito. Oh my goodness, it's a disaster. Para sa side ng Execration. It's a disaster indeed. Nahuli yung Medusa. Nahuli yung Benchbull. Ang ganda nung ginawa ni Jules Delicious, Papa Ball. Walk in like a boss. Iba yung inaliyop. Mm-hmm. Naging Lab City, mga kaibigan. Yung Execration dito. At biglang pumalo na sa 8K ang kalamangan. Ito na naman inabalat si Jules. Witch Doctor nandito pero Mamba out. Four stop out para sa Happy Pit. Aki, what went wrong? Okay na yon. Okay na yun na nakakuha sila ng dalawang tower dun sa mid lane. Yung tier 1 and tier 2. So, ako alam mo, feeling ko, ang problema ng Execration dito is warding. Wala silang vision eh. Kaya ang kita mo kanina magkatabi na sila ni Jules, hindi pa siya nakita ng Medusa. Yun nga eh, ang problema kasi rito, yung Happy Pit, nagre-rely sila masyado dun sa initiation prowess nila. Sabi ko nga sa'yo, may Wyvern, may Beastmaster, may Tiny, may Queen of Pain na nagbiblink. Maraming initiation yung Happy Pit dito. So, once na naunahan kayo ng team na malakas sa initiation, ang tendency noon pag nag-break yung laban ay pag naglaban na, pag nag-clash na, laging lamang yung Happy Pit kasi nakakapitas na sila ng isi. Pero nag-smoke sila dun sa harap ng CCTV camera. Huling-huli sila. Ewan ko na ang mangyayari dito. Ay na nga nakaramdam ang Winter Wyvern placing na. Ay hindi. There will be the Winter's Curse for Kimwell dito pero masyadong malayo ang mga atabs niya kaya walang nangyari. Once again dito naman Execration going sa jungle ng Happy Feet trying to pick someone dito at sino kaya ang maaabutan nila. There will be Jules and the Necrophos ito. Scouting. Kaya ba nilang patay itong Necrophos? Ang ganda. Kailangan nilang mapatay ito pero na-pop yung Shroud. Ito na mga kaibigan, the turnaround. Pero Jules Delicious, Papa Ball, mapu-4-stop siya rito. Inaabot siya ng Necrophos. But the Beastmaster is here. Ang ganda na stand dito pero makakapatayan pa rin. Death Ward connecting pero nasigawan sa mukha. Cartman, susubukan buhayin pero mamamatay siya rito. 1-for-1 at the moment. Nakakabulan. Medusa popping his ultimate pero wala namang target at the area at the moment dito. Pero mapapatay nila ang Beastmaster. They want to go for more. Queen of Pain with the wave trying to go for the Raging Potato. Mapapatay nila rito pero Raging Potato will fall down pero that is the two cores of HF going down as well and at least 3-4-2 exchange heavily favoring Execration dito. Wala yung Winter Wyvern para dun sa Winters. May Winter's Curse ba siya nun? Gold Exchange. Oh, wala rin siyang cooldown. Wala siyang Winter's Curse nun kasi kinas niya kay Kimu dun sa may baba yung after nila mag-smoke. Hindi eh, ang problema, wala rin namang ano eh. Wala rin siya doon sa action. Dapat nandun siya. Uy, tingnan natin. Blinking para sa Tiny ng mapalibol. Ayun na nga ang Winter's patay Curse si Kumo. Ang masakit dito. Kinakas niya yung Winter's Curse niya doon sa support. Yun pala pangondra. Alam mo bakit? Pag nagkas si Underlord ng ultimate niya, magtatabi-tabi sila, di ba? I-Winter's Curse mo sila para may maiwan ng nabangkay. Buhay na, si Edge hindi namatay doon eh, no? Oo, naka. Siya lang yung nabuhay eh. Kumbaga siya yung... Tsaka yung Beastmaster. Yung Beastmaster natepes. Namatay siya. Natepes? Oo, namatay siya. Ang patay doon, Queen, Beast, at saka Tiny. Pero eto na, may Blinky na yung Beastmaster dito. So, pwede na silang mauna ulit. Uy, Rosh Pit ang punteriya dito. The Happy Feet going for a Rosh and kill dito. Ako, and take this Aegis advantage. Alam ba ng HF, alam ba ng Exe na nandito na yung Happy Feet? Tingnan mo naman yung mga wards nila, Kuya D. Magkakatabi, dalawang observer wards ng Happy Feet. Pero ito, gusto nilang lumusob dito. Gusto nilang alam nila, ito. Alam nila. Mahirap lumaban dito sa loob. Naku, may pop-up. I wonder if they could... Ay! Inabalance toss ni Roar sa mukha! Pero napop niya yung ultimate niya rito. Tingnan natin mga kaibigan, nakakabakbakan dito. Pero that is just a defensive pop. Pero tignan mo, nahuli na nila rito si Tiny Bubbles. Delikado ang HF dito dahil napakababa na lang ng HP ng Roshan dito. Ay hindi, nakuha na pala nila. Nakuha na nila. Nakuha na ni Yanch Dotto? Hindi, si...
si Kuroko Happy Sauna. Ah, naku, ni Kuroko Happy Sauna, mga kaibigan. Happy Sauna talaga. Talagang isa sa mga pinakamamasayang sauna. Happy. Happy Sauna. Pwede, kuya, di wala tayong Twitch chat at mag, ano tayo. Hindi namin nababasa yung mga chat niyo, if ever. Hindi namin nababasa yung mga chat niyo. Focus lang muna kami dito sa... So, tingnan natin dito kung what will be the play for both teams. HF still holding on to a 5K gold lead dito. Pero as you can see, on the network chart natin, mga kaibigan, yes, Medusa is there. Nandito rin itong si Underlord as number 2 and number 3 in terms of network. Pero nga sabi ko sa inyo, lackluster yung position nila. Ito mga atabs ng... Mga atabs ni Beastie lang, ni Beastie Master lang. Uy, ang gandang deny. There will be the stun connecting onto Tiny pero blink out. Grabe, tumatalbog-talbog ang niyog. There will be the fissure. Hindi nila mapapatay si Jules Delicious Papabol dito. Uy, naabot na naman dito si Cartman. One more hit and he will go down. Kuroko Happy Sana taking another kill once again. Oh, may nahuli pa sila rito. Oh, grabe naman na dodgeball yun, pero di natin alam. Baka naman makatakas tayo dyan. Kim Wilbur Romeo Ortiz. Reaper mo yan. Tagay mo sa mukha. Ay, nagbabounce pa. Ito, 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 dito, nandito. Nandito. Bouncy, bouncy. Nandito, nandito, best. Nandito, best. Oh, shaking and baking. Ah, shaking and baking pala. Shaking and baking pala. Okay, okay. Saan ka pumunta? Nainix na si Jules. Nainix. Rage and Sabay Negro. Nako, relic pa lang. Ito na. Malapit na. Malapit na. Nakita mo yung pinuho ng Queen of Pain na item? Ayan na. Shadow Blade. Hindi. Ano ka ba? Ano ka ba? Ah, yan. Silver Edge. Oo, oh, ayun na yung Shadow Blade siya. Uy, may mukhang may balak ditong Happy Feet. Joko Lord. Pero meron na siyang Orchid of Malevolence and kita naman natin nangunguna siya sa network followed by the Medusa and Underlord. So, tignan natin dito. Queen of Pain, by Blade. Oh, ayun na nga. Papatay nila rito. Shadow Blade. The Earthshaker, and that is the opening they need. Sino bang mapipitas? Walang iba. Kung hindi, si Boy Pitas himself. Raging Potato. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Ito yun na nga. Naspata na naman dito si Cartman. Dito, Rappi, binabanata ng Vengeful Spirit. There will be the scream from the Queen of Pain. And James will go on once again. Oh, my goodness. Si Medusa na feeling juicy, mga kaibigan ni Double. Oy, mapapap niya yung ultimate dyan rito, pero that is just a defensive pop. Susubukan siya nga bullying dito. Necro Boss, sinasalubong siya rito. Winter Wyvern with the Winter's Curse. At kanina pa na-annihilate si Kimo ng Winter Wyvern na yan. Jesse Bash identifying the weakest target, which is si Kimo. And three heroes down for the side. This might be the high ground. Underlord, the lone defender. Will he be able to defend? They will pop that fortification to delay the inevitable for Earthshakers now up. Pero kita mo, Necropos, nagmamala scooter boy, skater boy dito. Kita mo, go shroud mga kaibigan. Pero nahuli siya rito. Nagbabaksaw, nagmamando. Naku po, delikado ka. Huwag ka magpapakamatay. Si Archie! Si Archie, patay ang baka! Patay ang baka! Mayday, ginawang bulalo! Patay tayo dyan. Wala silang Earthshaker. Hindi pa nakakapag-echo slam. Si Benchwell pa terror na lang. Gusto nila tirahin dito si Queen of Pain. Pero makakablink out in the right moment. And that will allow the Queen of Pain to survive. 11-26, 9K gold lead going in favor of Team Happy Feet. What went wrong? Kita natin, Radiant is already up para doon sa Necrofos. Kaya medyo... Araichi wa. Sabi ko nga sa iyo, nakalimutan ng execration ng basic, mga kaibigan. Si Raging Potato, support kasi yan. Mm-hmm. Eh, syempre, gusto niyang umitem. Tignan mo yung mapa. Pakita mo nga yung vision direct ng execration dito. Wala silang vision. Yan ang nakikita nila. Eh, wala na dyan yung gera. Nasa base na nila. Yung labas ng base nila, wala na silang nakikita. Diyos ko, nakalimutan nila ang fundamentals, the basics, the wardings. Nakalimutan na yata nila, mga kaibigan. At hindi kasi sanay silang nambubugbog eh. Kumbaga, alam mo, pag yung team mo, sanay nambubugbog ng kalaban. Pag nabaliktad yung sitwasyon, hindi nila alam yung feeling ng nabubugbog. Yun na nga, kasi pag nabubugbog, usually pag nabubugbog... Parang nananakit lang yan ang ano eh. Usually, di ba, pag nambubugbog ka, ikaw ay nag-aggressive words ka. Eh, ngayong nabubugbog ka, di na nila alam kung paano nila gagawin yung diskarte nila. Parang pag-ibig lang yan, Kuya D. Paano? Kapag ka sinasaktan ka, hindi mo alam yung feel. Pag ikaw na yung sinaktan, di ba? Sinasaktan? Ay. Nasasaktan ka ba? Hindi naman. May nananakit ba sa'yo? Pero narinig naman natin yun. Ages was expired na hindi man lang nagamit ng Queen of Pain. Mm.
Okay na yan, tignan natin. Hindi man niya daw kailangan eh. Kaya pinamigay niya, pinabayaan niya na lang kunin. Pero at the moment, hindi na unkillable kasi itong si Quincy, si Queen of Pain. Si Queen of Pain eh. Wala sila pang hold, kundi yung... Actually, meron sila mga pang hold, pero masyadong malikot, masyadong... Yup. Madulas, pero dito naman sa Gilead, scouting ang Tiny dito. Isang out. Nung magdikit-dikit, huwag kayo magdikit-dikit! Oh my goodness! Avalanche! Toss! Tingnan natin, Kimo. Susubukan ito. Baka susubukan. Pero kita mo naman yung Blinky. Blinky Rino, Matirino. Lumabas pa si Kimo. May pinaglalaban siya, mga kaibigan. Tingnan natin dito. Si RR. Gusto niyang iligtas yung mga kampi niya, pero wala na kampi na tira. Siya na lang. Patay ang tatlo. Dalawang sugatan. At nako, HF. I wonder how will the Pitlord and Medusa will defend their base. Hindi nila kaya depensa niya. Pwede nilang i-delay, pero without the fortification, against a Tiny, against... Hindi, pili ko na debated.com.ph yung execration. Kasi akala siguro nila core tong Tiny, pero binato sa harapan. Ako po, nasilensyo di binabor pa bor. Tignan natin, Necropos nagahabol. Medusa na piling juice sa mga kaibigan. Walang pakialam sa kanya yung mga kalaban. Mamaya ka na, uunahin lang muna namin itong tropa namin si Arara. Si teammate RR muna unahin namin. Pero hindi nila pinatay, teammate RR nga nila. Execration just watching sabi their base. Teammate natin yan, teammate natin yan. Huwag natin papatayin. No? Sige, nakatakas. Pero ito na, mid lane ng punteriya dito ng HF. Pero mukhang magbabak sila, walang mana on the Tiny. Pero nakuha na nila yung greater objective. A full set of racks dito sa top lane. Tama ka dyan, Kuya D. At nakita naman natin yung creep wave dito is in favor of Happy Feet. Ayun na, may wards na, Kuya D. Ayun na, nag-wards na sila. Pero ano mo yung mga bagay? May mga bagay na huli na eh. Oo, huli, too late. Mahirap yung mga ganyan, mga huli na. Hindi naman siguro, kaya pa yan. Puso lang sa mga execration fans dyan, di ba? Huli na yan, wards na yan. Naku, Silver Edge. Pag nakakita ka ng Queen of Pain na may Silver Edge, makabahang ka na. Ganun kalamang yung HF dito dahil naka-Silver Edge yung Queen of Pain nila. Ano ba tatanggalin niya? Yung Atrophy Aura ng Underlord? O, tatanggalin niya. Ay, Stormak. Lumabas sa lugar. Pero ito na nga. Execration mo kung may gustong patunayan. Smoke coming in. Pero napaback sila dahil wala silang maaabutan dito. Mamba out. Pero si Jules, oh my goodness! Jules naaabutan dito. There will be the standard. Mahuhuli. Pero ano bang sabi ko sa'yo? Meron tayong tinatawag na Cold Embrace ang... Malamig na yakap, pumasok si Reggie Potato. Ano pa ba ang specialty niya? Kung hindi pagpasok, pero taka, nakagamit na nila yung mga ultimate nila rito. May nahuli. Nahuli na naman nila dito. Kuya ba yung nandito sa likod? Ni normal niya. Oh my God. Dapat tinira niya. Ay, burado agad sa baba. Tignan natin, nakikipaglaban si Ben Hurlawis dito. Ni Yul Scepter ng Earthshaker. Reggie Potato. Umego slam. Huling, hulum. So bakit mo nga, pinagsasabak dito. Ni Rose sa mukha, masyado ko maraming galaw. Medusa na parang dusa mga kaibigan. Medjuicy, si Medjuicy, hindi nila pinapansin. Sumakay na sila sa school bus. Underlord! Ay, patayin! Pero patay na naman yung tatlo nila kasama. At kita naman natin yung Vengeful Spirit with the 8,000 net worth. Na, ano bang item na direct ng Venge? Alam mo, triple support daw kasi yan. New meta yan. Yan yung tinatawag na execration ng new meta. Triple support. Triple support yan si James. No, baan ba nung nangyayari sa inyo? Dapat ako sa kanya, bibili ako wards. Para talaga pag sinabi sa dulo, sa post-game analysis, support ako, nag-wards ako. Eh, ganun yun. Ganun nga yun. Ay, yung maniwala. Ay, support talaga yan, yung benchwall na ganyan. Pero, malayo-malayo sa benchwall ni uncle mo. Yung benchwall ni uncle mo, palag-palag eh. Ito, balag-bag eh. Nababalag-bag eh. Pero laban yan, puso lang. 16,000 gold lead lang in 34 minutes. Hindi, kailangan ng execution, piling ko, maging true to their form. Piling ko, kailangan piliin nila yung mga comfort hero ng ano, ng mga players nila. Si James, alam natin, napakalakas mag-mid yan. Pak, pero invoker. Kasi nagpalit na sila ng... Si Gabi na yung mid talaga? Position eh, Gabi mid, carry James eh. Bakit nagpapalit? Or off lane. Ba't ba nagpapalit-palit pa ng mga position niya, mga yan? Ano ba nangyayari? Ang alam ko kasi, na nag-champion sila sa MDL. Narinig ko lang, nag-champion sila sa MDL ng ganong lineup. Okay. Sige. Si ba ang nakalaban nila doon? Beachy Gaming, di ba? Iho, mga ganun. Pero kasi sa Southeast Asian Dota, doon sila komportable. Siguro, pwede natin sabihin Chinese Slayer sila. Kaso, kalaban nila, mga kabaro nilang Noi P. Medyo nahihirapan sila eh. Ito na, bottom lane na yung punteriya dito ng HF.
Napili ko magro-Roshan muna yung Apipit dito eh. Ano na ba yan? Pangilang Roshan na ba to? Pangalawa. So may cheese na to. Mm-hmm. At alam na natin sa... Pangatlo ba yung pangalawa? Oo nga. Uy, there will be the swap dito. Wow! Naku, si James nagkabali. Sabi niya, ay, bakit niya ako pinahay? Hindi na naman ako. Mamamatay na. Tingin mo, nagtipi na siya agad. Takot na siya eh. Oh my, gulay. Samantala, maglalabas lang ng mga... Sabi mo nga yung cold embrace, sobrang... sobrang lakas. Kasi sabi ko sa'yo eh. Magandang pang-counter ng... Magandang pang-counter sa lineup ng HF, ng XCTN yung mga yan. Kahit... anong gawin nila pag hindi nila na burst down ng magic yan o i-commit mo yung Ekos lang para patayin yung naka golden praise medyo nasa malita ito pero eto nako oh my god nahuli na si Ray pinakamasakit na kamatayan ay patayin na ay hindi na abot pa patayin na mga ng sarili ayan. Mong tropa pero umabot naman pero kita mo yung ginawa ng HF doon ha not over committing at alam nila pwede silang mabalik na doon instead create some space, heads towards the Roche with Aegis as backplate with the cheese as well, and space created for the side of HF, and the only investment na ginamit nila dun was that Winter's Curse from the Winter Wyvern. Nakita, meron ng gem, ang happy fit dito, so wala nang silbi yung mga pag-glimmer-glimmer cape nila. No, tingnan mo, naka-MJ yung Queen of Pain, oh. Attack speed, Lord. Oh my goodness. Ben-Hur Lawis, mga kaibigan. Sa susunod na eleksyon. Kita mo yung attack speed nun. Hindi pa tumatama yung projectile. May kasunod na. May Aegis pa. So kaya niya pumasok ng pumasok dito. Eh no, hindi pa tumatama. May kasunod na. May kidlat pa. Pak. Gusto na lang talaga nilang tapusin tong laro. Ako, feeling ko tatapusin Tatayin na nga dito. Nahulin nila RR ko dito. At least forcing sa issue. Tignan natin dito kung mahuli nila Ben-Hur on the wing. Looking for that opportunity. Tinanggal niya na. Tinanggal niya na yung Atrophy Aura. And immediately pop yung Guardian Lotus Griff Orb. Dito. A raging potato. Hindi pa tayo nakakakita ng explosive Echo Slam from Bilbo Bobims dito. Game number 1, 20 kill advantage going in favor of HF. 25 na yung Queen of Pain. Anong kinuha niyang ano? Naku yung fear. Scream yung may of fear. Pain. Na may 1.5 seconds na fear. Yung fear yung tatakbo, di ba? Oo. Naku. Ibig mo sabihin, pag blooming in scream siya, hindi mo siya pwede labanan. Oo. At ayun, nakakita naman natin, tinatayuan lang ni Ben-Hur, there will be the cold embrace. Sabay, four stop, mama. Kayang-kaya niyang pumasok since meron siyang ages advantage dito. Oh, feeling ko, mararaka yung roll to the world ng itong mga tayo. Papasok na sila rito. Queen na painting na natin dito. Tiny! Nahuli ka ba ito? Inaliyop! Ang ganda naman! Oh, tignan natin dito the force stop. Tignan natin delikato sa mukha. Oh, sakit na reaper sa mukha. The RR is down for the count. Wala siyang buyback dito. And that is their main defensive hero, Queen of Pain, blinking in the pier. The cold embrace, raging potato. Right, pinatay ng mga kampi niya. Hindi na nga natutulungan, pinatay pa. And tatlo patay. Ay, Medusa na sa backline dito. Walang pakialam sa nararamdaman niya. Yung happy beat dito. Naglagay sila ng walls. Queen of Pain, naku po, apat ang patay. And this might be a massacre. A massacre. Kuyo, paralyzing ka. Normal pa, bumakada. Karapat dapat i-clap-clap ang bayaning Medusa na natira. Ang bayaning Medusa. Wala, hindi siya pinapansin eh. Wala pa kailam sa kanya yung mga ano. Pero ito, ako nagsabi niya. Makulit ka talaga. Gusto mo talaga matikman ang ulti ko ha. Yan, ito. Di ba malakas ka? Medusa na feeling juicy. Tignan natin, pinagnanormal siya sa mukha. Di pa rin siya namamatay. Napakakunat ni Gabilicious Papa Bull. Pero hindi niya kaya ang may keso. Napaagang Noche Buena para dito kay Necrophos. And they will be able to take down the bottom lane. The mid lane will follow Medusa with a buyback. But what can she do in this kind of situation? Hindi ko alam. Wala eh. Binalibol na naman siya dito. Binato na naman sa malayo. At Megas will be claimed. HF is on their way of taking this game number one of this best of three series natin dito. Nino-normal. Ini-swap. Tignan natin kung mapapatay nila si Necropaos. There's that Ghost Shroud. Delaying. Pero mapapatay nila. Consuelo de Bobo. Makakakuha sila ng Consuelo de Bobo dito mga kaibigan. Hi, Nakyu. So, wala nang hindi yata lumang yung execration buong laro eh, no? Medyo one-sided yung grab dun sa gold eh. Wala outer barracks ang execration dito. I wonder how will they survive in this game. Pero ito,
totoo lang ang execution dito. Yoyolo na sila sa gitna. Ito lang ang tanging pag-asa nila. Yes. Negro Boss is down for 70 Happy seconds. Feet. Yan yung window of opportunity na kailangan nila rito. Pero dito, patay Jesse Bash. Aray, ang aray sakit, babes. Patay, sige. Sige mo. Alam mo, sige mo, kanina pa pinagtitriban ni Jesse Bash. Eh. Kanina pa na ina-outplay ni Jesse Bash. Siya lang yung target niya. Rendered useless eh. Ang pinakamasakit doon, walang ginagawa yung AJ para patayin siya. Pinapatay siya ng mga kampi niya. Hay nako, pero ito naman, Gabby. Tito, yung Moyolo na tinatry niya ngayon, basagi ng aba. Tier 3 tower ng Gabby. Sumusubok pa, oh, binalibag siya. Dito tayo sa tier 4 maglaban. Uy. BKB has been activated dito, pero wala na siyang pakialam. Isipin mo, apat na hero, tatlong tore ang gusto niyang kalaban dito. Nasailan si Earthshaky. Nasailan si Earthshaky dito. Tignan natin kung makakapatay sila. Oh, Queen of Pain. Wow, the cold embrace. Ang malamig na yakap ng kamatayan. Echo Slam connecting. Pero mamamatay si Ben. Ben Hurlawis will fall. Tatlong patay dito. Pero may buyback sila rito. Huwag kang mag-alala. Tinapos na ng Beastmaster yung laban ko sa bottom lane. Grabe naman, Ratdots. Kung kailan tapos na yung... Akit ka na dito. Kung kailan tapos na yung laban, tsaka sila nakaubos. Oo nga. Nangyari doon, Ki? Hi, na Q. At once again, this is the Summit 8 Seiya qualifiers, Execration versus Happy Feet. Happy Feet taking the game 1 of this best of 3 series. Nangyari. dito tayo. Yan. Right. Ba't pala ako dito nakatingin? Dito pala ako titingin sa camera. So, ayun na nga mga kaibigan. Grabe. Happy Feet ano dominating that game. Feeling ko talaga naging malaking factor dun is yung... Yung pick na Tiny. Yung Vengeful Spirit for me. Na hindi niya nagawa yung dapat, supposedly, yung trabaho niya dun sa draft. Medyo nagkaroon din sila ng issue sa laning phase. Na in-op out, imbits na pa-farm yun yung Vengeful Spirit sa bottom lane. Kinounter nila yung Necrophos, trying to delay yung farm niya. Ang nangyari, yung Vengeful Spirit yung na-delay. Hanggang ngayon, delay pa siya. Hanggang ngayon, delay pa yung farm niya. Tatapos na yung laro, delay pa rin yung farm ng Vengeful Spirit. And yun yung naging problema ng execution. Eh, yung ano kaya, yung Tiny na parang rin, debated pick na akala siguro nila core. Eh, tapos biglang ginawang support ng HFs. That goes to show na yung HF is medyo malalim na yung hero pool nila rito. Meron na silang mga tinatawag nating mga pocket strat. Meron na silang na ang maganda ron, hindi basta pocket strat eh, na-execute nila yung plano nila. The way na nag-gank si Jules at saka yung si Jesse Bash, super effective. Nabigyan nila ng sobrang laking kalamangan si Ben Hur. At hindi na nawala kay Ben Hur yung kalamangan na yun all through the game. So, medyo napabayaan lang nila si Gabby dun sa mid lane kasi ang masyado nilang pinoprotektahin is yung Venge na nalilimutan nilang mag-rotate sa mid para tumulong sa Medusi. Oo, yun na nga eh. At na-zone out si Gabby, natalo sila, na-delay yung mga farm nila. And that's game number 1. We will go to game number 2 after this short break. Again, you are watching the Summit 7. Dunong and Naki, kami ang kasama nyo para sa araw na to. So, we'll be back. Don't go away. Chaka.